kahulugan ng mga salitang nakaukit sa medalya ng SATOR. Welcome po sa Filipino Folk Magic, ang aking personal YouTube channel na aking ginawa upang mabahagi at maitala ang mga aral na aking natutunan sa Karunungang Lihim at Mahika. Magandang araw mga kapwa kong estudyante. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga kahulugan ng mga salitang nakaukit sa medalya ng SATOR. Number 1, Saraoth o Sabaoth, na ang ibig sabihin ay Diyos ng mga hukbo. Number 2, Emmanuel. Sa Latin po, ang U ay pwede ring maging V, or ang V ay pwedeng basahin bilang U. Kaya ang pagbasa po nito ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay Diyos na tagapagligtas. Number 3, Onagla, na ang ibig po sabihin ay Diyos na mahabagin. Number 4, Ialvaet, na ang ibig pong sabihin ay Diyos ng katarungan. Number 5, Vision, na ang ibig sabihin ay Diyos na tagatanaw. Number 6, Tetragrammaton, na ang ibig pong sabihin ay Diyos Yahweh. Pwede din pong basahin bilang Yod-Heh-Vau-Heh. Pwede pong basahin as Yahuwah. Iba-iba po ang pagbasa ng apat na letra pong ito. Isa din pong ibig sabihin ng Tetragrammaton ay Diyos ng Israel. Number 7, Soter, o ang ibig sabihin ay Diyos na nangunguna o pangulo. Number 8, Helian, na ang ibig sabihin ay Diyos ng kagalingan at kalakasan. Number 9, Adonai, na ang ibig sabihin ay Panginoon. Number 10, Eloi, na ang ibig sabihin ay Diyos na walang kapantay. Number 11, Sedai, o kung sa iba ay Shaddai, na ang ibig sabihin ay Diyos na manggagamot. Number 12, Zebaoth o Sabaoth, na ang ibig sabihin ay Diyos ng mga hukbo. Number 13, Iho, na ang ibig sabihin ay Diyos ng awa. Number 14 naman ay Ra, na ang ibig sabihin ay Diyos na nagkakaloob. Number 15 ay Eloah, na ang ibig sabihin ay Diyos na nag-iisa o nag-iisang Diyos. At lastly, number 16, Elohim, na ang ibig sabihin ay Diyos na may lalang. At yun na nga mga kapwa kong estudyante, ang 16 na pangalan o salitang nakaukit sa medalya ng SATOR. I hope mayroon na naman kayong natutunan sa araw na ito. Yun lamang po. Maraming salamat.